Hello, magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako po ay muli makakasama niyo ngayong linggo. At isang napakalaking bagay po na dito sa lupa tayo ay patuloy na binibiyayaan ng Panginoon ng panibagong araw, panibagong pag-asa, and an opportunity as well na maging patuloy tayong pagpapala sa iba. Bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Aming Panginoon na mapagpala, maraming maraming salamat muli sa iyong biyaya, sa iyong masaganang kahabagan na aming nararanasan sa bawat araw. Mangusap ka sa amin, O Diyos, ngayong umagang ito sa pamagitan ng iyong mga salita. In a very special way, O God, according to our needs. Lord, we want to open our hearts to you. Bigyan mo po kami ng pusong bukas sa kalooban mo, sa naisin mo. At mangusap ka sa amin, O Diyos, sa ayon sa mga pangangailangan ng aming kaluluwa, ng aming buhay, as we walk and live our lives, O God, here on earth. May your name continually be glorified, O God, and anoint me, O God, as your channel of blessing sa lahat ng maabot na mensaheng ito. Sa iyo po ang kapurihan, Jesus, sa ngalan mo lamang. Amen. Muli, pagpapala na tayo makapag-aral ng salita ng Diyos, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Mark, chapter 9, verse 30 hanggang 50. Maikli lamang po ito. Marami lang po yung numero. But hayaan pong basahin ko sa NIV version. They left that place and passed through Galilee. Jesus did not want anyone to know where they were because he was teaching his disciples. He said to them, "The Son of Man is going to be betrayed into the hands of men. They will kill him. And after 3 days, he will rise." But they did not understand what he meant and were afraid to ask him about it. Verse 33. They came to Capernaum. When he was in the house, he asked them, "What were you arguing about on the road?" But they kept quiet because on the way they had argued about who was the greatest. Sitting down, Jesus called the 12 and said, "If anyone wants to be first, he must be the very last and the servant of all." He took a little child and had him stand among them. Taking him in his arms, he said to them, "Whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me, and whoever welcomes me does not welcome me, but the one who sent me." Verse 38, "Teacher," said John, "we saw a man driving out demons in your name, and we told him to stop, because he was not one of us." "Do not stop him," Jesus said. "No one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. For whoever is not against us is for us." Verse 41. "I tell you the truth. Anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to Christ will certainly not lose his reward. And if anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to be thrown into the sea with a large millstone tied around his neck." Verse 43. "If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life maimed than with two hands to go into hell, where the fire never goes out." Verse 45. "And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than to have 2 feet and be thrown into hell." Verse 47. "And if your eyes causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have 2 eyes and be thrown into hell, where their worm does not die and the fire is not quenched." Verse 49. "Everyone will be salted with fire. Salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with each other." Amen. Ang ating pong mensahe ngayong umaga ito ay tumutukoy po sa commitment. At pinamagatan ko pong mensahe ito, eternally committed. I am eternally committed to God, to Christ, to country, to society, to neighborhood, to family, and to my loved ones. Now, ang tanong, ito.
kumusta naman ang commitment mo sa Diyos? Kumusta naman ang paglilingkod mo na bunga ng pag-ibig? At kumusta naman ang iyong integridad, ang dangal mo? Binabantayan mo ba ito o sinusuri mo ba itong mabuti ayon sa iyong commitment? Pag sinabi mong commitment, yun ay mauuna bago ka bago kasi ang integrity and honor, sila ay mga katangian na lumalabas kapag ito ay isinilang out of commitment. Now, ito ang tanong natin muna bago tayo patuloy na mag-aral sa ating lesson ngayon. Maraming bagay na po pwede natin mapag-usapan, pero ang pwede natin masabing dahilan para ang isang tao na man of honor could become a man of horror, right? There are a lot of things or dahilan na pwede natin ilabas na pwede isang taong may dangal, mas maganda pa yun sa English eh, a man of honor, alam niyo yun, to become a man of horror to himself, sa mga tao sa paligid niya, o ang tinutukoy ko sa mga taong direktang nai-impluensyahan niya. So, halimbawa, sa akin, bilang isang asawa, bilang isang ama, bilang isang tiyulin, bilang isang manggagawa, meron akong impluensya ang ibinibigay, direkta man o hindi. Ngayon, kung ako ay merong commitment, at dito ay magbubunga ako ng, magkakaroon ako ng, pag sinabi mo kasing commitment, sabihin, positive ang ano nito, ang nature nito. So, kapag committed ka, nagbubunga ka ng maganda. So, what makes a man, ang tanong ito, what makes a man of integrity and honor and full of valor in life turn to become disrespectful, unscrupulous, and a disgrace? Bakit nga ba? Minsan, nakita ko isang tao, kilala ko, but not to mention the name. I remember a man that I knew of long time ago. Very responsible, loved his family, and really, really a great example in the community. Then all of a sudden, one day, he changed. Lahat ng kung ano siya noon, naging baliktad. Ngayon, yun ang tanong dito. What makes a man of integrity and honor and full of valor in life turn to become disrespectful, unscrupulous, and a disgrace sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang family, sa kanyang mga kaibigan, sa ibang tao, at maging sa society na ginagalawan niya? Paano pa kaya kung ang tao na ito ay sinasabi niyang nananampalataya sa Diyos na gaya mo, gaya ko, at gaya nating lahat, na kung saan ay nagsisilbing asin at ilaw ng sanlibutan, tayo tinawag ng Panginoon upang maging asin at ilaw ng sanlibutan, ibig sabihin, tagapagdala ng kanyang mensahe sa mga naliligaw, nawawala, ay nawala na ang ating alat, nawala na yung ating ilaw. At ang ating buhay na nagsisilbing asin, patunay sa iba, ay walang kabuluhan. Ano kaya ang mga posibleng dahilan para mawala ang ating alat at ang ating ilaw, yung ating testimony? Sa Mark chapter 9, verse 30 to 50, ay may mga mensahe tayo makikita na pwede nating maging gabay sa ating pamumuhay araw-araw. Now, ulitin ko uli ang tanong ko kanina. What is commitment? According to the dictionary, commitment is the act of committing oneself. The act of committing oneself. Ibig sabihin, walang naghila sa'yo. You decided for yourself. The act of committing oneself, a dedication. And it is an act of pledging, sabihin, nagbitaw ka, or engaging, sabihin, nagkusa ka, that restricts your freedom of action. Meaning, ikaw ang nagbigay ng dahilan para limitahan mo ang sarili mo o kalayaan. Halimbawa, example,
nung ako'y wala pang asawa, ako'y binata, malaya ako sa aking oras, malaya ako sa po pwede kong magawa. But when I decided to be committed to one person, which is my wife now, for 15 years sa araw na ito, this is the 15th year, and birthday niya ngayon. Ngayon, nung nag-decide ako, wala nagsabi sa akin na dapat sa kanya, dapat siya, dapat kung kailan. Kung kailan, kung sino yung pinili ko, yung aking wife ngayon, si Marisa, sa kanya ako nag-commit ng relationship ko forever habang nabubuhay kami sa lupa. Alam niyo yun? At pagkatapos, siya yung pinili ko kung kailan yung araw at kung paano gagawin yung commitment, I decided myself. Nagkusa ako. Walang nagsabi sa akin, walang nagpilit sa akin. It's my decision. So, itong action ko na ito ay nagdulot sa akin para tanggapin ang lahat ng kasama na salita ng commitment. Okay? This action can't be done without willingness ng aking sarili. Because willingness is the main ingredient out of unconditional love of taking commitment. Na kung saan, this word commitment, word, and this active word, kapag inilabas mo sa iyong pagkatao, once you decided willingly, it requires what? Responsibility. It requires what? Obligation. It requires what? Task. It requires what? Dedication. It requires what? Devotion. It requires what? Loyalty. It requires what? Faithfulness. It requires what? Fidelity, pact, treaty, oath, and decision. All this done because you decided willingly to take such commitment. Now, ginawa mo ito hindi dahil napilitan ka. Once you committed your life because you understand the nature of your commitment at merong nag-drive sa'yo para maging committed ka. Kaya ang susunod kong tanong ito, have you ever committed to someone? Is your life committed to someone? Is your life committed to God? Is your life committed to your partner? To your daughter? Is your life committed to your family, to your church, to your friends? How, pero ang pinakamatindi sa lahat ng tanong dito is, kumusta naman ang iyong commitment sa Diyos? Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang ilaw mo ba ay nagliliwanag, nag-aapoy, na nakikita ng marami? O aandap-andap? Kumusta naman yung asin ng iyong patotoo? Ito ba'y may alat? At may sustansyang higit pang binibigay ng iodized salt at ng rock salt? O ito ay naghihintay na para gawing tubig na lamang at i-washed out? At maging yung ilaw mo ay patayin na lang natin. Pwedeng patayin na lang ng daliri kasi wala na siyang init at wala na siyang liwanag na iniahatin. Dito sa Mark chapter 9, verse 30 to 50, points interesting factors that might contribute for you and for me and for all of us not to lose our focus, our commitment. Posible bang mawala ang iyong commitment? Hindi ako naniniwala mawala ang iyong commitment, kundi mawawala ang iyong atensyon sa iyong commitment at mafo-focus ka sa ibang bagay. Ngayon, sa isang Kristiyano, when you first came to know Christ, ano ang nag-drive sa iyo to commit your life to God? I remember a song, it says that I am decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I remember I used to sing that simple chorus song every single day of my life back in 1990. And then all of a sudden, after a year and a few months, I experienced something in life that almost made me dwindle and wonder about my commitment to God. But God reminded me once again. You know why? Kung naiintindihan mo ang ginawa ng Diyos Ama para sa iyo na isang tunay na makasalanan kagaya ko, na
minahal niya ng totoo. Kaya nga para sa akin yung verse na John 3:16, it's not just a verse. It's not just a statement of words. Because it says, for God so loved the world, for God committed His own Son, for God so loved the world that He gave. Meaning, God willingly sent His own Son to incarnate here on earth, to die on the cross for my sins, for your sins, for the sins of all of us. So, in-express ng God ang kanyang commitment to us, to love us, willingly, not expecting of anything in return, but a simple gratitude of what? Of accepting the love of Him, believing on Him, not doubting, but believing on Him, and for what He has done to us on the cross, pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Nakita ninyo, ang pundasyon ng tunay na commitment ay naintindihan mo yung ginawa niya. Kaya hindi sa'yo mahirap magmahal ng iba. Actually, the message today is also a connection with the message last Sunday. The last two Sundays when I preach about is your love fireproof? So, very clear, kung committed ka, hindi mahirap sa'yo magbigay ng iyong oras. Hindi mahirap siya magbigay ng iyong pagkakataon. Willing ka magsakripisyo. Alam niyo po ngayong araw sa to, miyak ang puso ko, talagang nalulungkot ako. I really wanted to go home. To be with my wife, to enjoy the 15th year anniversary. But time forbid. And even yung opportunity ko na gustong-gusto kong umuwi para sa isang special na okasyon sa katapusan ng buwan na ito. But I still have days. I hope I could go back home at makita siya. Alam niyo yan, kasi kapag ka naintindihan mo yung ginawa ng Diyos, hindi ka magsasawa. Gusto kong bigyan natin din ito. Isa-isahin natin. In Mark chapter 9, verse 30 to 50, points interesting factors that might contribute for us to lose our focus or our commitment. Una, pwedeng mawala ang focus mo. Pwedeng mawala ang iyong commitment. Mawala in a sense na hindi naman talaga nawawala, kundi madadivert ang iyong attention. Pwede yun kapag ka, okay? Kapag ka ikaw ay naka-focus lamang sa iyong sarili. Kaya, unang dapat natin nandaan, verses 31 to 37, diyan ay nililinaw, nagtatalo sila. Yung mga, pansinin niyo sa discourse na ito, in verse 30 to 50 ng Mark chapter 9, kinakausap ni Jesus ang kanyang mga disciples. Meaning, Jesus is talking about personal commitment to God sa kanyang mga disipulo. So, bilang mga anak ng Diyos na tinatawag, tayo, ang mensahe ito ay hinatid ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Okay? Para sa iyo at para sa akin. Para hindi mawala ang iyong commitment o para hindi ma-out of focus ka, do not focus to yourself, gaya ng mga disipulo, na ang iniisip nila, una, nagtatalo-talo sila, sino ang pinaka-the best? Who is the greatest among them? Dahil ito ay katatapos pa lamang yung scenario na si Peter, saka si James, saka si John, ay kasama ni Jesus na umakyat doon sa mountain at nag-pray. So, parang nagtatalo sila, sino bang the greatest among us? But actually speaking, hindi na nakikita yung point why Jesus is talking to them. Unang dapat natin tandaan, in order for you not to out of focus and not to lose your attention to your commitment, do not focus to yourself. Una, don't think that you are better than others. Okay? Ang main point natin is do not focus to yourself. Sub point is don't think that you are better than others. Verse 35 ng Mark chapter 9. And pangalawa, ito. Sinasabi natin to, second sub-point is, I deserve this, I deserve that, right? Pag nag-work ka,
nag-apply ka sa company, wala ka pang experience. So, very humble ka pa, di ba? Para kasi, Saul, nung kinausap ka ni Samuel, ikaw ang gagawing hari. I am just a humble man. I came from the lowest tribe of Israel. Nung maging hari na, ano sabi niya, parang, alam niyo, boss na. Same thing, nag-apply ka ng trabaho, nag-arap ka ng experience, mabait ka pa. Ngayon, natutunan mo na yung trabaho at nagiging blessing ka na sa company because you love what you're doing, you love what you do, and you do what you love. Ang naging tendency mo na ngayon, because of me, kaya natatagumpay ang company, dapat bigyan nila ako mataas sa sweldo, dapat meron ako maganto. Sino nagiging demanding ka na? Kasi you think that you deserve this and that. Tit for tat. Nagiging ganun na yung ating attitude. Pangatlo is, I want to be recognized. Right? Ano yun sa may verse? Mapapansin ninyo yun doon. Kasi lahat sila, gusto nila ng attention. Kasi nga, ang problema, para mawala ka sa commitment mo, ay tingnan mo yung sarili mo. Bigyan ko pa kayo ng maganda example. Maraming ganitong lalaki. Nung unang kasal, dahil in love siya sa kanyang partner, pinakasalan niya, nag-prepare siya talaga, so good boy siya, wala siyang mga kalokohan, after work, diretso sa bahay, nagluluto pa minsan, may kiss pa si misis, di ba? Naglalaba pa minsan. Eh, dumating ang time na maraming stress sa work. All of a sudden ay kailangan niya ng umuwi after payday. Sabi sa kanya mga kasama niya, halika, sama ka muna sa amin. Mag-happy-happy muna tayo. Jam muna tayo. 5:30 na eh. At sandali lang. Shado ka namang mabait. Bigyan mo ng pagmamahal ang sarili mo. See? So, naging tendency. Sabi niya, ano? Hindi ko na naisip sa rinig ko ah. I deserve this, I deserve that. Hanggang bandang muli, ang pang-apat ay hindi ka na willing mag-share. Unwillingness to share. Main point, in order for you not to lose your focus, not to be out of your attention sa iyong commitment, do not focus to yourself. Love your neighbor as you love yourself. See, babalik na naman. Alam nyo, kaya nga, I love those two verses. Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, and with all your mind. And then love your neighbor as you love yourself. The whole Bible is summarized in two wonderful verses in the scripture. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your heart. And then love your neighbor. Love your neighbor as you love yourself. Hindi naman sinabi ng Diyos, huwag mong mali ng sarili mo eh. Ang sinabi, love your neighbor as you love yourself. So ang point doon, pero ang point, do not focus only to yourself. Yun yung unang main point. Na kung saan, you think that you are better than others. So don't be narcissistic. Okay? It's good to be confident and to believe in yourself. But it doesn't have na kinakailangan sabihin mo mas magaling ka sa lahat o sa iba. Alam mo yun? And don't think na you are the only one who deserve this. You deserve this, you deserve that. Kapag demanding ka na sa buhay, yan ang problema. Pangatlo is, gusto mong lagi ka napapansin. Uy, ang pogi mo ngayon na. Uy, ang ganda ng debis mo ngayon na. Uy, ang ganda ng performance mo ah. Kapag hindi ka na ganun, masama na loob mo. Or para bang naghanap ka ng atensyon. Tumingin ka na lang sa Facebook. Pansinin mo yung ginagawa mo sa Facebook. I don't want to say anything, but you just think about yourself. How do you present yourself on Facebook? Huh? Paano mo pinoportray sarili mo? I'm not judging from the outward appearances, but the whole point is inward. So second thing, in order for you not to lose your focus, not to be out attention of your commitment, focus to others. Others. Ang point dyan, be an ambassador of good tidings. Ulitin ko, magagawa mo lamang na huwag mag-focus sa sarili mo kung naintindihan mo yung ginawa ng God na commitment para sa'yo. At dahil dito naintindihan mo yung kanya ang conditional love, hindi magiging mahirap sa'yo dahil naintindihan mo, dahil naunawaan mo, dahil na-experience mo ang kanyang love. Hindi magiging mahirap sa'yo ang huwag mag-focus sa iyong sarili. So, hindi ka naka-focus sa sarili mo. Dahil dito, you don't think that you are better than others.
Actually, you think lower about yourself. But it doesn't mean na binababa mo ang sarili mo. It's even you have a humility in your heart. You are confident, you believe in yourself, but you do not brag and step on others. You don't. Competition is good. But by having competition and to destroy others is never a competition. It's just one-sided. So the whole point is this. Do not focus to yourself that you are better than others, that you deserve this, that you want to be recognized, and you are unwilling to share. Second is focus to others. A main second point. Focus to others. Be an ambassador of good tidings. Verse 38. Basahin natin yun. May mga verses kasi na maganda i-remind tayo eh. Sabi ni Jesus dito, sabi ni John, "Teacher," said John, "we saw a man driving out demons in your name, and we told him to stop because he was not one of us." "Do not stop him," Jesus said. "No one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. For whoever is not against us is for us. I tell you the truth, anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to Christ will certainly not lose his reward." See? Alam niyo yun? It's clear naman ang sinasabi dito. "I tell you the truth, anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to Christ will certainly not lose his reward." So two ways. The one who gives a cup of water and the one that receives. Kasi nga, kapag nakafocus ka sa iba, alam mo, pagka na-experience ko sa buhay, the more I promote and declare God's in my life, the more people recognize me and they blessed me. So, yun yung way ng God eh. Ang sistema ng God is so paradox. Gusto mong bumagsak, magyabang ka. Gusto mong ingatan ka ng Panginoon, pag panahong pagod na pagod ka, kung talagang pagod na pagod ka, at hirap na hirap ka, tutulungan ka ng Panginoon. Iingatan ka niya. Yun ang sigurado sinasabi ng Biblia. Kaya ito masasabi ko sa iyo, kapatid. Kapag ka lagi naka, yun ang gusto mangyari ni Satanas eh. Mawala yung attention mo sa Diyos, kundi ituon mo yung attention mo sa iyong sarili. Pero ang taong pinagpapala ng Diyos, ang unang iniisip niya, ang unang priority niya sa buhay is to glorify God. Is to glorify God and to enjoy Him every single day of his life till eternity. And then, the more na iniisip mo ang Panginoon, alam niya yung needs mo eh. Alam niya yung kailangan mo. Kaya sinasabi rin dito, pangatlong dapat nating tandaan. Una, ulitin ko ha, in order for you to be eternally committed to maintain your focus, to not divert your attention from your commitment to something else or to yourself or to others, first, do not focus to yourself. Second, na kung saan nakapaloob doon is, don't think that you are better than others. And don't think that you deserve this and you deserve that. Don't desire to be recognized because God knows you very well at siya mismo magtataas sa'yo. Pangapat, learn to share. And then, main point is focus to others. And third thing, focus your sight to God. This is the most important matter. Hindi ka ba napapagod? Araw-araw nagtatrabaho ka. Araw-araw nagsisikap ka. Pero in the end of the day, pagod na pagod ka. Kasi parang nagtatrabaho ka para sa sarili mo. Iniisip mo na, trabaho na naman, bukas na naman. Alam nyo, tayong mga tao, hindi nilikha ng Panginoon para sa ating sarili. Nilikha niya tayo para maging pagpapala sa iba. Alam nyo kung ano sinabi ni God kay Abraham? Babasahin ko sa inyo. Maging pasensyoso po kahit bubuksan po natin sa Old Testament. Babasahin ko sa inyo sa Genesis 12. Sabi rito, "The Lord said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household and go to the land I will show you.
I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. See, ito yung sinasabi ng Biblia. Ang tao, hindi ganito. Ang sabi ng God, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land. I will show you. Ang point ni Lord sa atin, sundan mo ko. Sundan mo ko. Ako ang pakinggan mo. Ako ang sundan mo. So, sinasabi dito, focus your sight to God. Sabi doon, pag ginawa mo ito, sabi ng Panginoon sa kanya, gagawin kitang malaking bansa. Gagawin kitang hindi malaki, gagawin kitang dakilang bansa. At pagpapalain kita, gagawin kong sikat ang iyong pangalan at magiging pagpapala ka sa iba. Pero ang ginagawa natin, Satan is diverting our attention, making us out of focus, and allowing us to forget or disregarding yung ating commitment sa God. When we decided, Lord Jesus, I believe in you as my personal Lord and Savior, and I commit my life to you. And since you commit your life to God, you are willing na magsilbing ambassador of good tidings habang nabubuhay ka sa lupa. When people come and see you, they would say, you know, there's something wonderful in you. And you would respond na hindi ka nahihiya. Sasabihin mo, because I believe in God. Because I believe in Jesus as my personal Lord and Savior. Na sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay maliligtas. Hindi mo kailangan magpakahirap. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa atin. At ito ay libre. Hindi mo kailangan bayaran. Hindi mo kailangan pagdusahan. So dahil dito, ang attention mo ay nasa Panginoon. Ang focus mo sa Panginoon. Kaya, in Matthew chapter 6, verse 19 to 21, dinidiin doon. Ano yung sinasabi doon? Saan natin? Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Sabi rito, do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Again, mga kapatid, in Mark chapter 9, verse 30 to 50, ang message ay hindi para sa mga nawawala. Ang message ay para sa iyo at para sa akin. If you believe in Jesus Christ as your personal Lord and Savior, and if you haven't believed yet, listen to this message. Listen to this message. Kung talagang kilala mo si Jesus Christ, ang iyong paningin ay patung langit, and everything here is temporary. God will not deny you the privilege to live here on earth and to enjoy the blessings of the world. But the whole point there is, again ito, hindi lang hanggang dito ang tingin mo. Ang isang taong wala sa Diyos, wala sa piling ng Panginoon, wala sa karyan, ang naiisip lamang niya ay kung paano siya yayaman. Hindi ka tatanggihan ng Panginoon na yumaman. Pansinin niyo yung pangako ng Diyos kay Abraham. Focus your sight on me. Focus your attention on me. Right? You know why ang worship ay nilagay sa first day na dati is on the seventh day? Why? Kasi dapat God ang priority mo sa buhay. Siya dapat ang top priority mo. Sino nagbigay ng kaligtasan mo? Ang Panginoon through His Son, Jesus. And then, when struggle comes in, nakatingin ka doon sa struggle ng buhay, hindi ka nakatingin sa Kanya. Kaya ka madali ka natutumba. When you see people na pinaniniwalaan mo, na inaasahan mo magiging mabuting halimbawa sa'yo, at ngayon ay nagiging katitusuran sa'yo, para nakalimutan mo na hindi siya nagbigay sa'yo ng kaligtasan mo at ng opportunity mabuhay, at ng lakas na tinatanggap mo, at ng talinong hawak-hawak mo ngayon, kundi si Kristo. I can do all things through Christ who strengthens me. Kapatid, I challenge you. Believe this, because I've been in that position long time ago. But when I believe in Jesus Christ as my personal Lord and Savior, and focus my sight on Him, anuman ang dumating na bagyo, you are just sailing through the storm. Dadaan ka lamang sa bagyo. Alam mo, may bagyong dumadaan, di ba? Nawawasak, ganyan. Pero dadaan ka sa gitna ng bagyo. Dahil iingatan ka ng Panginoon. Focus your sight on Him. Trish, mag-imbak ka ng kayamanan sa langit, huwag sa lupa. Pero alam mo, the more na nagiging blessing ka sa iba,
the more naman ibibless ka ni Lord. When I say blessing, hindi lang yun sa material na bagay. Even your life testimony. When people see you, there's something in you. You know? And what is that something? Your relationship with God through Christ Jesus. Your faith on Him. Yun yun. Focus your sight to God. Una, commit your social life as a pace setter. Magsilbi kang halimbawa. Asin at ilaw ng sanlibutan. Redeemer Community Church, ay pag-usap ako sa iba at sa inyo, mga kapatid ko. Alam kong dumaan kayo sa patinding bagyo ng buhay. Pero tandaan ninyo ito. Hindi tao nagbigay ng kaligtasan mo, kundi si Kristo. Bakit sa tao ka titingin? And recommit your life to God. Paano? Ang tanong mo sa akin, paano ako magkukommit? Nalala niyo yung the parable of the talents? Yung isa binigyan ng isa, yung isa ay tatlo, ang isa ay lima. Yung isa ay inimbak niya yung isa ay pinuhunan niya yung lima. Yung tumubo siya, nagdoble, yung isa ganun din. Yung isa, hindi niya, tinago lang niya. So, ang punto, each one of us were given talents. Kung ano yung talent mo, kung ano yung kapasidad mo na pwede mong ibigay sa church, ibigay mo yung best mo. Kung ikaw ay singer, kumanta ka para sa Panginoon. Commit your time. Prepare for worship. Worship in your heart, even in your closet. And in the time of worship day, declare His glory in the congregation. If you are a pastor, share His word in season and out of season. If you're a believer at meron kang kaibigan na hindi pa kilala si Kristo, mag-pray ka ng opportunity, ma-share mo yung gospel sa kanya. If there's a time opportunity to pray together, magkaroon ng prayer meeting gaya ng gagawin sa bukas sa CCF. O yung mga prayer of the nation at iba pang mga activities na pwedeng daluhan. Commit your life. Alam mo, if you only give your talents, and even if you're giving your tithes and offering, and everything that, alam niyo, kung ibibigay mo yung dapat mo ibigay para sa Panginoon, yung nararapat mo ibigay, because God will not ask more than what you can give, but God is only asking what you are willing to give. Because God loves the cheerful giver. What can you give? If you not give in material, what can you give? It's impossible that you cannot give anything. If you think that you don't have a talent yet, you don't have a talent yet or anything to offer, think about, why not? Pwede po ba ako maging usher next Sunday? O pwede po ba ako mamigay ng tracks? Meron po ba tayong mga tracks? O pwede po ba ako sumama sa quarantine kahit hindi pa ako ano? Pwede ba ako makinig lang? Alam niyo, there's a lot of things we can do. Kapatid, mahal ka ng Diyos. But don't get stuck with that. Don't just enjoy the love of God, but share His love to others. Don't just enjoy the glory of being the child of God. But let others know what treasures do you have in your heart, in your soul, so that they could be also children of God. Don't be selfish. Do not focus to yourself. And focus to others. And mostly, focus your sight to God. In focus your sight to God, commit your social life as a pace setter. In verse 42, sinasabi diyan. Ano yung sinasabi diyan? Tingnan natin, ha? Balik tayo dyan. Mark chapter 9, verse 42. And if anyone causes one of these little ones to believe in me to sin, it would be better for him to be thrown into the sea with a large millstone tied around his neck. Kasi, if you commit your social life as a pace setter example, alam mo yun, pag nakagawa ka ng mali, you do not defend yourself. You do not defend. You just set yourself into the right direction. Pangalawa, under sa focus your sight to God, present your inner nature to God as a living sacrifice. In Romans 12 verse 1. Ano yung sinasabi doon? Buksan natin yun. Romans 12 verse 1. Ano sinasabi nito? Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God,
This is your spiritual act of worship. No, how you will commit your life? The Holy Spirit will convict you in your heart how to live your life. To live and walk by faith, not by sight. To live and walk as an example to others, as a believer. To live and walk by faith, not by sight, and not as a judge, but as a merciful giver sa iba. Because you understand the merciful giving of God para sa'yo. And pangatlo, every single moment of every day, focus your sight on the cross at sa mga naliligaw. Ngayon, sabihin mo sa akin, kaya mo bang mabuhay ng malayo sa Panginoon? Kasi, total, komportable ka sa buhay mo. Total, wala ka namang kakailangan nina. Naniniwala ka kasi na naabot mo na yung highest good mo bilang tao. Ngayon, kung ganito ang mentality mo bilang isang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, what makes you different to the rest of the world? Nothing. You are worst. I am worst. We are worst. If we are not promoting His love and declaring His glory to others. Remember this. In order for you to be eternally committed, not to lose your commitment, not to lose your focus, not to be out of focus, is do not focus to yourself. Do not focus to yourself by thinking you're better than others. Do not focus to yourself by thinking that I deserve this or that. Do not focus to yourself by saying, because I want to be recognized. Do not focus to yourself by unwillingness to share His love to others. Second, in order for you to be eternally committed and not to be out of focus is focus to other people's need. Be an ambassador of good tidings. Be a peacemaker, not a troublemaker. Be a bridge builder, not a destroyer. Be a blessing to others. Because you understand that Jesus loves them as they loved you. As He loves you, rather. And third, in order for you to be eternally committed, not to be out of focus, is focus only your sight to Jesus. And that is to commit your social life as a pace setter. And that is to present your inner nature to God as a living sacrifice. And that is, you always think, every time you wake up in the morning, every single moment of every day, you focus your sight on the cross and the concerns of the lost. Tandaan natin to in Mark chapter 9, verse 50. Anong kabuluhan? Ika nga ng asin. Salt is a good thing, right? But if the salt should become tasteless, what will you use to give it saltness? Wala. Have salt within you and live at peace with one another. So bilang conclusion, mga kapatid, true commitment in the Lord is born out of unconditional love ng ating Panginoon sa atin. At dahil dito, isisilang ang commitment. Commitment begot service. Hindi mahirap maglingkod. Kaya nga si isang taong, alam mo yung pagmahal mong isang tao, di ba? I love my wife and I love my daughter. And since I love them, how so much I want to be with them. But sacrifices has to be done. But still, you know, even though I'm here and they're there, but I never forget them. I am committed to them. And because of that, I'm committed to my wife. I want her to be happy. And by being, keeping fidelity in life, and by doing so, you know, not having outside the iba, dahil doon, pati yung aking anak, yung aking dalaga, magiging happy din siya. And she will be proud that my father is a good man. By God's goodness and mercy, that's what I pray for every single day of my life. I am not perfect. I am not good. I am no better. I'm not better than others. But by God's grace and mercy, and because I understand His love, hindi mahirap para sa akin
gawin to. I am willing to do this. I am willing to sacrifice. I am responsible of my actions. I want to do this because I love God and I love them. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. And dahil dito, committed ako. Commitment begat service. Pag sinabi mong committed ka kay God, gustong-gusto mo laging naglilingkod sa gawain ng Diyos. At kahit may dumadaang bagyo ng buhay, mga taong nagbibigay ng katitisuran sa'yo, mga taong akala mo halimbawa, then all of a sudden they fell, kahit ganun pa man, nagpapatuloy ka kasi naintindihan mo, sila man ay nangangailangan din ng kaligtasan ng Panginoon. Sila man ay nangangailangan din ng kahabagan ng Diyos. And then commitment begat service and servitude begat honor. Yung Panginoon, ang Panginoon itataas ka niya. If you truly understand ang ginawa ng Panginoon, His commitment to you, and if you truly experience, and if you truly follow, and reflect on the true source of commitment, sa totoo lang, you will never grow tired. You will never grow tired or weary of committing your life to God, to your family, to your loved ones, to your friends, to your neighbor, to the end of the world. You will never, because our Abba Father never get tired of loving you, never get tired of loving you and caring you and protecting you every single day of your wonderful life till the day of Christ's second coming. That's true. Know Christ more and more, and you will never grow tired of committing your life for the salvation of others. Sabi nga, in Philippians chapter 3, verse 10 to 11. Ano nga sinasabi doon? Please join me. Let's open the Bible in Philippians chapter 3. I love this verse. It always reminds me how, you know, how wonderful our God is. I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow to attain the resurrection from the dead. See, nagsasalita si Paul ang kanyang sight patung langit. I mean, he lived each day while he's here enjoying writing to the churches and traveling, bringing the gospel to the lost. Pero, para malaman nyo, pas mababang salita, siya po'y gumagawa ng tent para may pagpatuloy niya. Nagtatrabaho din siya, kumakain din siya, pero hindi siya nagkulang. Sabi niya, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. So, sabihin, katulad mo rin siya na nagdinegosyo, maaaring buhay din siya, may buhay din siya kagaya mo. Pero the whole point is, ang kanyang sight, wala sa lupa, nasa langit. So, mayroon isang testimony na gusto ko i-share sa inyo bilang closing. A committed servant. Mayroon isang kilalang tao na ang pangalan ay si Dr. Temple sa England a long time ago. Yung isa niyang apprentice ay pinadala niya sa isang maliit na parishioner. At doon, mahirap yung lugar, mahirap ang pumumuhay, as in mahirap lahat. Bumalik yung kanyang apprentice at sabi sa kanya, bakit mo ako pinadala doon? Hindi mo ba alam na mahirap doon? Alam mo bang pwede ako mamatay doon? Bakit mo kong hinayaang isugo doon? Nagre-reklamo siya. Alam niyo kung ano sinabi ni Dr. Temple? Sabi niya, ikaw naman at ako eh, hindi iniisip yung hirap na yun, di ba? Tama? Sabi niya, you and I do not mind a little thing like that, right? Hindi naman natin iniisip yung mga ganitong maliliit na bagay, di ba? Ibig sabihin, hindi nakikita ni Dr. Temple na big deal na mahirap yung lugar, mahirap yung sitwasyon. Kasi ang punto niya ito is, if what God has set for us to accomplish will require our lives, we should be willing to give our lives. Dahil kung ang hinihingi ng Panginoon sa atin, sabi niya, kung ang hinihingi ng Diyos sa atin ay ang ating buhay, ibigay natin ang ating buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi ang God, binigay nga niya yung kanyang bugto na anak eh. Ang buhay na kung saan napaka-precious. Priceless. Walang katulad. For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believeth on him should not perish, but have everlasting life. Be committed, my friend. Be committed, my sister, my brother. For Jesus loves you so much. Always remember, in order for you not to be out of focus, to be fully attentive in your commitment and reminded every single day of your life, always remember the first day you came to know Christ personally as your Lord and Savior. And you will realize that anuman ang dumaan na pagsubok sa buhay, anuman ang dumaan na hirap, may mga tao man na magsilbing stumbling block sa iyo, hindi iyon magpipigil sa iyo na magpatuloy at i-commit ang buhay mo, ang oras mo, ang mga pag-aari mo na pwede mo i-share, ang talent mo. Kung ikaw ay nagtuturo, magturo ka. Kung ikaw ay kumakanta, kumanta ka. Kung ikaw ay nagiging bahagi ng prayer meeting, ng prayer warrior, ng mga pagdalo sa mga conferences, children conferences, humayo ka sapagkat may plano ang Panginoon sa buhay mo. Don't you think na kapag lagi mo iniisip yung damdamin mo, mas maraming kaluluwa naghihintay na dapat ay maligtas sa moment na yon. Think of others. Think of what Jesus did. Focus not only to yourself. Focus to others. And most of all, focus your sight to them. Let us pray. Father God in heaven, bless us continually. Thank you so much for your wonderful message to us, O God. Thank you so much, O God, for reminding us about commitment. Thank you so much, O God, for everything. We worship you. We honor you. We declare your glory, O God. Lord, revive our lives. Revive our spirit, O God. Ngayon sa oras ito, humihingi po ako ng pagpapatawad sa aking mga pagkukulang, mali paggamit ng oras. Patawarin po ako na masyado ako nagiging maramot at selfish instead of looking on what others needs and especially for your glory. I declare your glory, O God. Nawa pa namin kang maabot, Panginoon, na kaluluwa for this message, yes, again. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po.